Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang limang senatoriable na nasa listahan ni Ms. Cathy Binag. Sino-sino ba yung napupusuhan niya? Okay, yung mga mahilig ng dark chocolate, meron tayong limited stock. Dito, mag-contact, text or call na lang kayo sa number na ito. 0916-9000-997. First come, first serve. Okay, sa interview ng Banatero Brothers kay Ms. Cathy Binag kagabi, yan, lumabas, limang senatoriables ni Ms. Cathy Binag. Tingnan natin ha, pakinggan natin kung sino-sino ang mga ito. Early to ask you this question, ano? Pero meron na buo kayong line-up ng inyong mga ibuboto bilang senador? Ako merong lima. Yung bago sa akin. Uh-huh. Kasi given na yan sila Senator Bongo at sila Bato in anybody. Ako gusto ko talaga, unang-unang senator ko talaga, nakikita nyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Wow. Sobrang siyang love for some gusto reason. Gusto rin namin yun. Actually, nung... Kasi, sorry. Nung last election ko, tumakbo siya, ibuboto ko eh. Kasi talagang may paninindigan. And you know, ano siya eh, like nung sa Congress, she's really trying to protect his fellow congressman. Yung parang kinokorrect niya. Pero rather than listening to him, tinake nilang bad, yung parang tinake nilang masama. And he's a lawyer, he knows what he's saying. Yes. And he's been there for how many years? Parang 20 years na, di ba? Parang ilang presidente, vice president, ang dami nang pinagdaanan. Yung mamang yun, ano na yun, yung principle nun, yung integrity nun, buo yun eh, as a politician. Yes. You know? Sa tingin pa dun, ma'am, hindi biro yung ginawa ni Congressman Marcoleta. Hmm. Yung tinatanong niya about sa 6 trillion, oh, yes. Hindi biro yung kaya talagang bumilip din kami dun sa kay Congressman Marcoleta. Yeah. May paninindigan. Then yung ano, yung second ko is si ano, yung second kong narinig si Doc Willie. Doc Willie. Ako naman, the reason why I want him, kasi nga, because of what's happening in PhilHealth. Yes. And a person who's, yung parang nagkasakit siya, then he experienced it. Tapos yung talagang very devoted siya with health thingy, diba? So I know that he will do good. Yes, kasi yung number one, yung health system natin sa Pilipinas, yes. Worst talaga. Yes, grabe. Exactly, diba? Katulad ng sinabi ni Doc na, ako muntik na akong mamatay kung di ako nadala sa Singapore, baka wala na ako ngayon. True. And those are the main and, you know, basic nga yan sa atin, especially sa mahihirap. Yes. Ang daming mahihirap. And it's sad. Kaya nga yung budget natin, di ba, sabi nga na 45 billion lang ba kailangan para malibre na lahat, mabayaran na lahat. But rather doing that, kinuha nila yung fund na yun. Yung funds na yun, nilipat pa. Di ba, how can you do that to, yung mahihirap, di ba? Tsaka problema, ma'am, yung sa health yun, di ba? Sa yes, health. Pero yes. Bakit mo dadalhin sa bridge? Exactly. So parang saan ka po, bakit? For what reason? Kasi, ano yun ang tao para sa health? Mm-hmm. Dadalhin mo sa tulay. Yeah, tas yung third ko, yung, nag-declare si Attorney Vic Rodriguez. Yes. Kasi nung yung si Pastor Kibuloy nung may nangyayari sa KOJC, talaga sasabi ko sana tumakbo siya. Tumakbo talaga siya kasi may boto siya, ang dali lang manalo for ano para sa kanya. Tsaka marami siyang napanalo. Exactly. Kung kaya niyang panalo yung mga iba, kaya niyang panalo yung sarili niya. And he deserve it more than anybody else. Yes. So, sa akin 'yon. Tapos yung pang ano ko nga, Pastor Kibuloy, yan, lima. Kong Marcoleta, Willie Ong, kasi sila yung nagpahayag agad eh. Tapos kasi nalaman ko na lang si Pastor Kibuloy nung nasa ano na siya, sa Manila Hotel. Kasi ah, yeah. Na nagulat ako, kasi tumakbo pa nga ako. Di ba remember? Naiyak pa ako. So, kulang pa. Kulang pa. Marcoleta. Apat pa lang eh. Pastor Kibuloy. Ay, hindi ka pa kompleto. Attorney B. Diba, kulang pa. Kulang pa. Yung isa ko, also si ano, yung magre-represent din sa entertainment industry. Iniisip ko, si Jimmy Bondo. The reason why, sabi nga nila, bakit siya? Eh di ba, hindi naman siya nakikibaka. Sabi ko, secretly, tumutulong yan. Tapos second to that, sabi ko, kasi chinek ko rin naman, naghanda siya. Nag-aral siya. Hindi man, bagong lawyer man siya, pero at least, alam mo yan, tuloy-tuloy siyang mag-aaral about it. Yes. And you know that he has good intention kasi nag-aral siya eh. So, mahirap yung ginawa niya, mama. Yung mag-aaral ka sa gabi, tapos magtatrabaho sa umaga. Kumbaga, yung dedication mo na, yeah. What more pa kung magtatrabaho sa isang pupuntahan.
Ah, so, i-summarize natin ha. Yung mga senatorials ni Ms. Cathy Binag, nandyan na si, ano, hindi mawawala, si Bongo and Senator Bato. Dalawa na. Plus, lima. Agree ba kayo, Congressman Marcoleta? Comment. Doc William. Ako. Lahat ito. Okay ako. Marcoleta, Doc William, Attorney Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, and Attorney Jimmy Bundok. So, pito na ang kanyang, ano. So, agree ba kayo doon? Isasama ba natin sa balota itong pito? Nasa inyo na yon. Basta ako, doon ako kay Congressman Marcoleta, dapat nung 2022 election pa sana, nagtuloy-tuloy lang sana, iboboto ko. Sayang lang at umatras. But siguro, all things work together for good, sabi nga ng Panginoon, baka ito na ang panahon na mananalo siya. No? Lumalabas na siya sa mga surveys. Eh. Yung kaninong survey ba yun? Yung nasa top 12 siya. Nakalimutan ko na eh. Marana, nandiyan na siya sa winning circle, si Attorney Marcoleta. Okay, Doc Willingong, may isang survey na number 2 na si ano, nag-alos tie sila ni Erwin Tulfo. Again, nakalimutan ko kung sino yung nag-survey. Isang credible na survey group. 41% ang nakuha ni Erwin Tulfo, 40% ang nakuha ni Doc Willie. Kailangan natin ang mga taong katulad nila. Ako personally, natulungan ako ni Doc Willie Ong sa kanyang mga vlog sa YouTube. Mula nung nanood ako sa kanya nung kasagsagan ng pandemic, sinunod ko lahat yung mga payo niya at ito ngayon nagresulta, much healthier ako ngayon. Nagkaroon ako ng lifestyle change. At ang isang naka-influence sa aking lifestyle change, si Doc Willie Ong. Salamat, Doc. Sana malampasan mo ang pagsubok na ito sa iyong buhay. Mananalo ka laban sa kanser. Mananalo ka rin sa eleksyon para yung believe ka talaga sa ano, yung puso ni Doc Willie Ong gusto niyang tumulong. Okay, Doc Willie Ong. Okay. No problem na kay Attorney Vic. Talagang yan ang mga kailangan natin na mga tipo ng senador. Matalino, may tapang, may malasakit at lalabanan ang korupsyon. Ang isang pahayag ni Attorney Vic na gustong-gusto ko, kung mananalo siya, gagawin niyang makakaya niya para mapawalang bisa yung resolution number 10. Concurrent resolution number 10 na kung saan nagbibigay ng authority ba o sistema, inaalaw ang sistema ng mga mambabatas, certify lang nila na nakagastos sila ng millions of pesos, yun na yun, ang kanila, wala nang mga resibo, wala na, panluloko yun. So, dapat mawala yung concurrent resolution number 10. Okay, may dagdag lang ako. Kung ako, idagdag ko si former former COA Commissioner Heidi Mendoza. She's a woman of honesty, integrity. Kung gusto natin na yung budgeting process magkaroon ng transparency, kailangan natin itong si Commissioner Heidi Mendoza dahil sa karanasan niya sa COA. Siguro, pag nanalo itong si Commissioner Mendoza, isa rin yan sa magtatanggal. Isa siyang makakatandem ni Attorney Vic para mapawalang bisa ang resolution number 10. Okay. Isa pang idagdag ko. Hindi ko pa ito final, si Colonel Ariel Cherubin. Napatunayan niya na ang kanyang sakripisyo, tapang at malasakit
kailangan natin ng isang Medal of Valor awardee sa Senado. So, yun po. Mga amin-amin lang ito, nasa inyo na kung paano kayo makabuo rin sa inyong senatorial lineup. Salamat, Miss Cathy Binag.